yung mga sobrang showy na gano'n, ayaw ng Diyos yung gano'n. Bakit? Eh gusto mo kasi, ipapalo ka, tsaka ilalike. Nagbigay ka nga, kumita ka naman kasi pinuntahan ka ng maraming mga viewers. Ay, ano yung intention? Kumita rin siya. Ay, hindi. Ayaw ng Diyos na gano'n. Ito ay kaiba. Ano ka, sa natutunan ng mga tao ngayon na post na post, pagka sila tutulong. The Sermon on the Mount, give to the needy. Ayan. Ito yung mga talagang nakakailangan. Ano, hindi ito yung kagaya sinabi natin noong nakaraan, uutangan ka, kilala mo yung tao umuutang yung magsusugal, eh huwag mong papautangin. Pang-aabuso yun. Kilala mo ito, magsasabong, mahilig tumaya ng weteng, o anumang bagay, makininom, o anuman. Eh hindi dapat pautangin. Bakit po? Eh, ipinapautang yan doon sa talagang nangangailangan, yung needy. Hindi doon sa irresponsible. Ano? At sa paggawa ng ganitong bagay, makikita natin na tumulong ka sa iba, nagkaunggawa ka sa iba, nagpapakita ka rito ng shining. Ano? Yung pagliliwanag tungkol doon saan? Sa mabubuting gawa. Naaalala niyo yung Matthew 5:16, yung Beatitudes. Eh, nakalagay, oh. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Na ano? Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Anong ilaw yun? Wala naman akong daladalang ilaw. Means, good works, good deeds. Ayun o, ang mabubuting gawa. Inaka-highlights. Inyong pinaliliwanag yun na makikita ng mga tao na sa paggawa mo ng mabuti na yun, nag-iiwan ka sa kanya ng isang halimbawa na dapat ganun din ang gawin mo. Kaya pinapaibig yung kaaway. Kasi pag inibig mo yung kaaway mo, magtatanim ka sa kanya ng mga baga. Diba sa Roma? Yun yung mabuting gawa. Na bakit ikaw, kahit ikaw ay ginagawa mo ng masama, ginagawa mo pa ako ng mabuti. Yun ang isang Kristiyano. Kaya ang sabi, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao, hindi lang sa atin. Dapat meron dyan mga pagpapatunay, kahit sa mga kapitbahay natin, na talagang tayo ay nakikipagrelasyon sa Diyos, nakikipagrelasyon. Paliwanagin daw yung ilaw, yung mabubuting gawa, upang makita nila. Ayun o, makita. Alin, ang mabubuting gawa, yun yung nagsishine sa isang Kristiyano. At pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Pero kung hindi yun nagagawa, at sabihin natin ang isang mananagpalataya Israel, o walang hiya sa kapwa, hindi magsishine yun. Palagay nyo kaya, sasabihin nila, sama na ako sa iyo, sasamba ako, hindi na. Ang sasabihin niyang mga yan, simba-simba-pig, ganun din naman. Wala rin naman. Bakit? Hindi ko nga nakikita siya yung bubago ka. Ay, hindi, wala rin. Hindi nag-shine yung mabuting gawa. Ano? Kaya napakahalaga ng pagsasapraktika noon. Let your light so shine before men that they may see. Ayun, magkarugtong na. Alin ang makikita nila? Your good works and glorify your Father in heaven. Sabi ko nga kanina, kung ano, gumawa ka ng mabuti, may sasabihin. Gumawa ka masama, may sasabihin. Huwag ka magsasalita, may sasabihin. Magsalita ka, may sasabihin. Ganun ang tao eh. O hindi gumawa ka na lang ng mabuti, kaya may sabihin siya, bahala siya manood sa Diyos. So far in this Sermon on the Mount, Matthew 5:1 and 2, Jesus has taught that righteousness includes a person's heart, their thoughts and attitudes. Pansinin niyo po ha, Sermon on the Mount ito. Ang sinesermonan dito, nakikita ko pa ulit-ulit, yung mga tao na naniniwala doon sa mga Saduceo, Pariseo at Escriba. Kasi tinitwist nila yung kautusan eh. Kaya nangaral ang Panginoong Hesus, kaya ang dami niyang tinalakay, di ba? Beatitudes, light, salt, love your enemies, divorce, limutan ko na, sampu yun eh, diba? Kasi nasa number 11 tayo. So yun ay mga sermon na pumapatungkol para baguhin ang isang taong sinasabing siya sa Diyos. As much as by their outward actions, here, he begins to show that our inner person, including our motivation, is actually more important than actions. Dito makikita kung talagang isinasapraktika mo, natutunto ka ba? Nasabihin ng iba, maganda ng paksa sa inyo, pero hindi ko nakikita sa iyo. Ikaw at ikaw pa rin yan, magmula nung una kitang nakilala. At hanggang ikaw ay bumilang na lang matagal na panahon sa iyong paniniwala, na naman ako nakita pagbabago, patay, pambata ka. So dito sa Matthew 6:1, papasok po tayo. Ano po? Ito ang turo tungkol sa pagbibigay. Tingnan niyo pong maigi. Context tayo. Mag-ingat kayo at baka paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. No?
Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Bakit? Kasi ang Diyos ay bumabasa ng puso. Kaya tinan niyo po, ano, yung salita ng Panginoong Yesus, siya nagsasalita dyan. Nababasa niya yung puso ng mga pariseo. Nababasa niya. Gumagawa nga kayo ng mabuti, pero ang gusto niyo, ay, teka, huwag mo nga kuhay. Picture. Sir, eh, kuhaan mo muna kami. Kuhaan mo muna kami. O, hawakan mo. Hawakan mo yung 10,000 naman. Picture. Nakagano sa pera. Ayan, 10,000. Ay, halimbawa lang po sa ngayon yan, ano? Yun ay isang halimbawa ng mga pakitang tao na sila ay sa harap ng mga tao ay mabubuti, pero yung mga kalooban, nababasa ng Diyos, hindi, hindi ba sa loob niyo magbigay. Be careful not to do your acts of righteousness before men. To be seen by them, if you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ayan, no? Beware, diba? Of practicing your righteousness. Ibig sabihin, yung paggawa mo ng mabuti ang gusto mo, laging merong ano eh, may tamer eh. Ano? Before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Nakatingin lang ang Diyos na ganyan. Hipokrito to. Bakit? Eh, magsisimba ka eh. Diba? O hindi ba yun yun ngayon? If you want to help the poor, kindly leave your camera at home. When doing good deeds, focus to your intention, not for gaining attention. Yan ang uso ngayon. Nakatutulong lang. Bakit kailangan pa, ano? Guys, alam niyo, nanaawa ako kay Kuya. Ibigay naman siya isang sabo. Oh, guys, huwag niyo kalimutan, click and subscribe. Hindi ko sila binabas, ha? Pero may mali. Pagka ikaw ay Kristiyano, hindi mo na kailangan i-document tarado yan na nakakamera pa. Ano po? Ganyan yung usong-uso ngayon eh. Kasi ang Diyos na ang magbibigay sa'yo lang ng reward. Ngayon, kung ikaw ay gagawa ng ganyan, at ang intention mo naman eh, takawin lang yung iba, eh, may mali sa paggawa ng mabuti. Anong tawag doon? Pakitang tao. Ano yung pakitang tao? Kunwaring pagpapakita ng magandang pag-uugali o kilos na mabuti, nataliwas sa totoong ugali na kadaniway hindi maganda. Ganyan na, makakalusot ba sa Diyos yun? Pag binigay mo, okay na yun. Huwag na yung marami pang nauuso ngayon na kung ano-ano mga trending na hinagaya ng mga tao. Huwag tayo makikuso-uso lagi sa ganun. Bakit? Naku, malalayo po tayo sa Diyos. Nililibang ang lahat ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms. Hindi ko sinasabing masama yan. Matalino na nga dapat mga tao ngayon eh. Pero bakit ang dami pa rin mamamak? Kasi mas gustong-gusto ng mga tao tinatangkilik, yung mga walang kabuluhan. Diba? Magsasayaw ba naman yung isang babaeng nakabrado? Okay, karami ng mga lalaki niya. Okay, 1 million views ka agad. Kita agad. Next, tatanggalin ko naman yung baba. Eh, tinu nga. Diba, nakukuha niyo po ang punto. So, sa atin, mga Kristiyano, matalino ka. Wise decision lagi. Aaralin mo ba, dapat ba ito? Hindi. Diba, yung mga bagay na ito, laging tinuturo sa atin sa iba't ibang paraan, ay ito po ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Ano pa ang ibig sabihin ng pakitang tao? Ito ay may literal meaning show person, an act of doing or behaving that is not wholehearted, but is intended to deceive somebody. Diba? Kumari, nagpapanggap ka lang. Pero ang totoo'y hindi. Ano? Ayaw ng Diyos ng ganun. Bali sa konteksto nito, ang mga pakitang tao na tinutukoy dito ay mga pariseo. Ano? Yung mga pariseo na ito kasi, nagpapakita silang makadiyos eh. Mga saduseo. Lahat sila magkakasama. Ito yung mga nagtulong-tulong para ibagsak ang Panginoong Yesus. Kasama ang mga eskriba na silang lahat ay nagpapanggap na makadiyos sa harap ng mga tao. Sinusubaybayan nila para kang may kasamang CCTV. Nakatanaw lagi silang ganyan pag ang pag-uusapan ay kautusan. Masyado silang nag-overthink. Lagi nila sinusundan ng Panginoong Yesus. Nang mapapatay nila ang Panginoong Yesus, hindi pa sila tumigil. Isinunod yan mga yan. Si Pablo, pinugutan ng ulo sa Roma. Ipinahuli din si Pedro. Biniti ng patiwali. Lahat ng mga tinatawag na alagad ng Panginoong Yesus pinagpapatay. Ano ang kaso nila? Dahil sa pangangaral ng salita. Ang babaw, no? Hindi makatao. Para nangaral, papatayin. Kasi ang gusto nila, sila yung maghahari sa panahon na yon. At yung aral nila ang tatangkilikin na siyang sinusunod nila kay Moses.